It's your beauty guru again, and welcome back to my channel. So for today's video, we're gonna make an easy peasy no holas graduation makeup look on me. So if you want to know more how I did this look, just keep on watching. And then setting spray, so spray lang natin. Ayan, so ito yung gagamitin natin. So, ka-shade ko naman siya. Ko alam tayo ng dalawang pumps. Ayan. Tapos, ang gagamitin natin pang-apply is itong sponge ng O2O. Sobrang lambot nito. Microfiber sponge ata. Nabili ko ito ng 12 for only 60 pesos. Sobrang lambot niya. Tingin mo ko pare sa medyo damp kasi siya kaya malaki. Sobrang cute. Tapos ito pagka hindi damp. Ito nabili ko lang ito sa bangkit. See the difference. Ayan. Sobrang lambot. Ito matigas. Kaya hindi ko na ito ng gamit. So ayan. Dump na siya, pero gusto ko pa siya sprayan ito. Ayan. So, apply lang natin. Ayan, nakita nyo. Isang layer pa lang, pero natakpan na niya yung imperfections ng skin. Concealer. So, meron akong dalawang concealer. Yung isa, Fit Me Again na concealer in the shade 25 medium. Tapos, the same. Parang 1 ata to. Ayan, 1. Pagaluin ko na lang to kasi ito, light kasi yung foundation ko, pero ito mas dark siya sa foundation. Kaya kuha na lang ako ng isang dip. Pagaluin na lang natin. Ito kasi maputi. Kita niyo. Ito yun. So, ito kuha lang ako. Dito sa under eye. Gilid ng ilong, para lang itong ilong natin, napakalaki. Sponge ulit. Ba't nga ba ako magamit sa salamin? Nasaan na ba yung salamin ko? Oo na. Oo nga pala, may questions. So, basahin ko na yung unang question from Peppa Mix. Hello kay Mika. Ang question niya is, hi, ano yung may recommend mo na hindi ganong ka-pricey na makeup for beginner? Thanks. Hindi ganong ka-pricey na makeup. Siguro ano. Siyempre, Caroline, Everbile, na ganyan. Yung mga nasa Watsons. Pero nagtataas na din kasi yun. Kasi ako, naalala ko, nag-start, or yung una kong makeup, is yung makeup lang talaga sa, uy, babansya. Sa ano, sa Malolos.
Kasi di ba maraming makeup na siya. Pero hindi naman yung original. Kasi high school pa lang, nagme-makeup na ako. Parang second year high school. Kasi dancer nga ako ng folklore group and wala kaming sariling makeup artist. Sarili naman yung mag-makeup sa akin. So, kung hindi ka sanay mag-makeup, sasayaw ka ng pangit. So, so kailangan mo na matutong mag-makeup ng sarili mo. So, yun. Next contour from Girlline. Ayun nga. Girlline na. So, Girlline, Everblena, ganyan. Meron naman na mga mura. Tsaka yung pag-beginner, yung kinukuha nilang mga palette, for example, sa eyes, yung mga nude lang. Kasi syempre, beginner ka pa lang. Hindi ka pa makakapag-explore ng mga bold na colors. Lalo na sa eyeshadow. Kasi nung una, di talaga ako marunong mag-eyeshadow. Hindi ko talaga trip na nag-eyeshadow kasi di ako sanay mag-blend-blend keme. Ngayon lang. Kailangan natin panipisin yan. Ayan. Naalala ko nun, yun nga, yung makeup namin sa dance look. Kasi yung nabibili lang din doon, chill natin ngayon. Yung kulay or yung tone ng gagawin nating eye makeup is parang more on earthy tone lang. Hindi tayo magbabold colors kasi hindi tama yun. Kailangan yung classic lang, yung hindi nawawala sa uso. For example, brown. Diba yung mga nudish colors? Kasi naalala ko nung grade 6. Diba uso nun? Na ang eyeshadow mo is kulay light blue, tapos ang lipstick mo is yung baby pink, o diba? Sabi ko na Barbie, tapos ayaw mo nang tingnan ngayon pag nakikita mo kasi ganun nga yung makeup mo, parang who is she? Mga so kailangan mark on nude pa din para pag nakita mo, pag tinignan mo na ulit yung graduation picture mo, tanggap-tanggap pa rin sa era na yon kung kailan mo siya babalikan. Iya ko ng contour. Ayan. Mukha tayong one-dimensional. Itulaga ako ng contour nung high school kasi ako sanay. Ayun, mukha akong ano. Bake lang natin. Sipon pa nga. Ang ginagamit ko pala is yung Nichido na final file. Ciao. Final powder in ivory glow. Mura lang to, 150. Yan. Dahil kailangan natin hindi hulasin dahil mamarcha ka ng mahaba sis. Sa gitna ng araw. Kailangan mo hindi kumulas. So, i-bake natin yan. Mecha din. Ito yung ilong. Wala ko at binig ko. Wala akong control. So yung mga products na ang gagamitin natin dito is yung mga mura lang and yung mga madaling nahanap. Para kahit ikaw ang sarili mo. Pwede kang mag-makeup. Kasi ganun lang ginawa ko nung high school. Ayun. Sabi ko, dapat ako na lang nag-makeup sa akin ng college. Para na-achieve ko pa yung trip ko. Ano ba? Spoolie. Kailangan ko na ng spoolie. Ang galaw na. Kilay na. Kailangan niyo ng assistance. Ayan, unti-unti na tayo nagmumukhang tao. So, ang gagamitin natin pang kilay is this from Nichido. Ayan.
60 pesos lang to. Ito yung ginagamit ko kasi wala nga akong spoolie. Tingnan mo, hindi ko to magamit kasi sa bangka pa. Tapos sira na din to. Ito lang ginagamit ko sa kanya. Excuse me. Ang gamit ko talaga is yung... Anong tawag yun? Gel liner ng LA Girl. Kaso ang mahal. Sister. Ang mahal. Natang pera. Parang 450. Eh hindi. 415 ata yung last ko na bili. Eh binigay ko sa ate ko. Nasa Dubai. Eh wala na. Wala na akong pamalit. Ito na lang. Okay naman. So next. Magbasa tayo ng question. Habang nagkikilay. From Neri underscore Stephanie. What makeup brand makes you feel disappointed? Ano ba yung mga nakaka-disappoint na brand? Meron ba? Siguro hindi brand, baka product. Meron. Kasi bawat brand, merong nakaka-disappoint na product. Pero hindi yung whole brand mismo. Meron lang sila na, syempre wala namang perfect na makeup brand. So, meron at meron sa kanila na papalpak yung hindi papasok sa standard mo. For example, ano ba, mag-iisip lang ako. Gawin ko lang yung kilay ko. Ayan kasi. Kala mo, multitasker ka. Kaya pa na yun. Brush lang. Siguro yung mga pangkila, yung mga retractable, yung triangular. Yun, na-try ko yung sa detail, 150 pesos yung retractable nila. Tapos ganun lang din, sobrang ikli lang. Hindi ako fan ng ganun na pangkilay kasi. Dadaanin muna natin si Kuya. Ayun. Di ako fan ng ganung pangkilay kasi parang hindi ko na-outline ng ayos yung ganyan. Mas okay pa dito kasi pag ganun yung na-outline. Pag doon, parang nakakabalan ako. Hindi ko siya ma-shape ng ayos. Ayan. So, after 30 minutes, yung hirap pag-abrop yung mga pencil tapos nag-foundation ka muna bago ka mag-ganun. Sobrang nagiging creamy niya kahit swipe mo lang na ganun, nag-smudge na. So, linisin lang natin. Ito. Gamit yung concealer. Wait, gamit ako sa lamin. Linisin ko lang. Tapos, i-prime na din natin yung eyes. Kasi mag-eyeshadow na tayo. So, extend mo na dito sa baba. Ayan. Isa pang dip. Tapos sa taas din na siguro. Ano na siya dyan. So blend lang. Blend lang natin. Parang ang dami kong nilagay. Lagay na ako dito. Sa ilong. Para lalong tumangot. Masa tayo ng isa pa. From the Wonder Cha, ayan, ano daw yung top 5 na lipstick? Nagkamot. Ano daw yung top 5 na lipstick ko? Yung current na top 5 na favorite, yung palagi ko talagang pinaaraw-araw, pinagsasalit-salitan ko lang, is pinost ko kahapon as IGTV kasi wala na akong mapost sa Instagram ko. Puro na giveaway. Ayun nandun. Pero, syempre, di ba, lagi ko nga sinasabi. Yung current favorite ko, isa dun, is yung sa Squad Cosmetics, yung soft matte lipstick. Shade niya is yung Headstrong, yung lagi ko na pinupost. Sobrang ganda nun, promise. Hindi ko sinasabi to dahil ambassadress ako ng Squad Cosmetics mo. Sa 3 months. Grabe, sobrang thankful ko kasi nga
Squad Cosmetics, tapos yun talaga yung unang brand. Yun yung parang yun yung naging way para maging makakuha ko ng iba pang mga brands. Ayun, sobrang grabe. Ayun nga, back to the lipstick, sobrang ganda niya, promise. Makikita niyo naman yung mga swatches, diba nagpo-post ako ng videos ng mga pictures na yun yung gamit ko at sobrang ganda. I mean, yun yung MLBB na hinahanap ko. Yung hindi siya more on, hindi siya yung pink na pink, meron siyang undertone ng purple or violet, ganun. Yung kasi yung gusto ko, ganun din yung hinahanap ko nung college ako eh. Kaklase ko si Angela, meron ganun dati, tapos lagi kong hinihiram. Tapos nung nakahanap ako ng ganun, pinadala sa akin. Actually, apat or tatlo. Tatlong shade yun, pero yun yung pinaka nagustuhan ko. So, ayan. Tapos na. Unti-unti na lang nagiging tao. So, ayan. Pretty ganun. So, ang una for transition shade is ito muna. Brown. So, lip lang natin. Ito din. Talaga yung nawawala talaga yung sa kung saan, hindi ko makita. Pabili pong ice cream, ang init. Lip lang natin, tapos dito lang. Follow mo lang yung natural crease ng eyes mo, kasi iba-iba, yung iba malalim, yung iba sakto lang. Yung sa akin hindi kasi malalim eh. Tapos malaki. Kaya pag nag-eyeshadow ako, hindi ko ma-achieve yung pag nakadilat ka yung dito lang. Ayan. Laging yung hindi. Hindi ko kasi alam. Sabi ko sa inyo, hindi pa ako sanay masyado. Hindi ko alam kung paano. Pero hindi ko lang makontrol yung kamay ko. Na dito lang dapat sa space. Dagdagan lang natin ng onte. Ganyan lang, ganyang look lang. Tapos medyo i-smoke lang natin ng darker brown. Diba? Sabi ko sa inyo, gumukha tayong tao maya-maya lang. So, next, ito, darker. Di ko na ako magpapalit ng brush. Kasi favorite ko tong brush talaga kasi tingnan mo. Puffy siya. Tapos nadi-disperse niya ng maayos yung mga products sa aking lids. Next na tanong. Nakalimutan ko na. Is galing kay Ishay X Robles. Hoy Ishay. Gagraduate ba ako sa June 2020? Hahaha. Shout out ko sis. So shout out daw kay Ishay. Pag meron po kayong nakita na magandang bahay dyan sa may Purok 5. Purok 5 ba kayo? Purok 5 po ba yun? Oo, sa kabilang ibayo. Sa may malapit sa court, sa kanila po yun. Reading nyo lang po yung rep nila. Hindi po kayo mamibigo. Dami pong chocolate dyan. Imbakan po yan ng chocolate. Baka naman, gagraduate na yan. May engineer na, o, diba? Next, lagay lang natin dito. Smoke lang ng onti. Sabi ko, onti lang eh. Dito yung ayoko talaga na nag-eyeshadow kasi hindi ko nga alam kung ayun. Hindi ko nga alam kung paano. Pero practice lang ng practice. Yan. So mag-eyeliner na tayo. Ayan, from Light Cosmetics.
Ito yung 222 Falling Star. Ito yung may stamp. Good morning. May stamp sa dulo. Yung isa naman yung pinaka liner, which is color brown. So, mag-eyeliner lang tayo. Brown din. Para subtle lang. Kuha ka lang ng maliit na brush. Yung may ganito. Ayan, ganyan kaliit. Tapos, kunin mo lang yung mga nilagay mo dito. Tapos, smoke up lang natin dito sa ilalim. Habang ini-smoke up natin, ito galing kay Fiyang. Parang kaklase ito ni Kevin. Inisto ko kasi yung ano niya. Yung, ayan, nahuli ko tuloy siya. Hindi, tinignan ko lang kung sino. Yung mga nagsasend ng questions. Parang kaklase ito ni Kevin. Yung high school kami. Ayan, sabi niya, suggest na na video is Get Ready With Me plus Q&A. Get Ready With Me. Parang nagawa ko na yun kasi sa Instagram. Kasi sa Instagram nga ako. Nag-start. Ayan, konti lang. Tapos, may nag-suggest din from zone_106. Tinignan ko to, hindi ko alam kung dummy account ba o ano. Pero mukha siyang dummy account eh. Sabi niya, magpa-makeup daw ako in public sa iba't ibang tao. So, nung nabasa ko yun, sabi ko, go! Pero naisip ko na, hindi pala hygienic yun. Iba't ibang isipin mo, iba't ibang mukha yung galing kung saan-saan in public. Kasi, lamutakin yung mukha mong ganun. Ako nga nag-alcohol pa eh. Minuto bago ko hawakan yung mukha ko. Totoo yun. Kasi sobrang dumi na kaming natin. Tapos ihawak mo dyan. Kaya meron iba. Ang bilis magka-pimples kasi ganun nga. Ayan. So, iba-brush up lang natin yung excess. Excuse me ulit. Yung excess sa binik natin kanina. Ayan. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa brush na to. Tingnan mo. Nag-deform. Pero maganda to kasi sobrang fluffy niya. Ano. And kahit malaki siya na, ano niya yung mga singit-singit dyan. Ganun. Ayan. Brush up muna din yan. Ganyan. Para yung excess mapunta na dito sa ating mga nilagyan. Okay, so next. Mag-bronzer na tayo. Dahil hindi tayo kontento sa contour. Ang gagamitin natin is yung EB. Advanced Face Trio. Ito yung Fig. Fig Trio. Ito yung favorite kong blush and ayan, contour. Gusto ko, pero mas gusto ko pag-contour kasi yung cream. Kasi parang long-lasting siya. Pero pinatamatungan ko pa din ito. Ayan, tapos blush. Tapos itong highlight. Hindi ko siya ganung nagagamit kasi ang ginagamit ko nga is yung Caroline ko. Ay, AB din pala. AB na glow out highlighter. Gagamitin natin mamaya. So, kuha ka lang ng contour brush, tapos dip. Dip lang natin. Natin yung pinang-blend natin kanina. Gising ko lang. Yan. Pinang-blend natin kanina ng contour sa ilong din. Tapos lagay tayo konti. Konti daw, pero madami yung ilagay. Next is blush on. So, ayan, ito yung gamitin natin. So, simulan natanggap ko to. Di ba, nireview ko to. Maganda nga yung shade ng blush on niya. Kahit parang magkamukha lang sila. Maganda kaso, powdery. Pero ito na yung lagi kong ginagamit. Ito yung from Squad Cosmetics Contour and Blush. In the shade Spill the Tea. So, ayan, ganyan lang ginagawa ko.
ganyan lang, pagaluin lang natin. And lagay mo na. Siyempre, ganyan natin yun na. Siyempre, sa graduation picture, hindi ka magda-drunk blush. No, no. Kasi baka 10 years from now, hindi nating yung drunk blush. So, mag-stick tayo dun sa classic kung saan talaga nilalagay yung brush dito. Lagay mo siya or digit mo siya malapit sa bronzer para mukha siyang natural. Tapos, if possible, itaas mo yung pagganon. Pataas. Para it kinda lifts your English. It kinda lifts your face. Para hindi sagi, hindi nakababa. Labo na yung mata ko, hindi ko na makita yung makeup sa ano. Sa camera. Kasi may ring light. Next, kabila. So, habang nagbo-blush lang tayo, eh, sasabihin ko na, or babasahin ko na yung last. Sabi ni Wolfie, ayan, sa kabilang bayo lang din to, oh, Cassandra Calonso, Binuo. Can say no challenge naming tatlo nila Rochelle at Isha. I miss you. Miss you too. Alam mo yung kabilang bayo lang sila na katira pero hindi kayo nagkikita. Kasi nga mga busy na. Ganun. Can say no daw sa kanilang dad. Sa kanilang tatlo. Malamang ko ba'y kawawa ako. Ano ba? Hindi ko kasi makita kasi sobrang luwanag eh. Nang gusto ko pa nagdagan ng bronzer, di ba? Dagan lang natin ko. And then highlight. So kuha ka lang. Ito lang. Yung end lang nito. Sa mga nagtatanong, kasi madami yung nagtatanong, nagko-comment sa mga videos ko, kung saan ko daw nakukuha yung ito. Yung, saan ko daw nabili yung mga pink brushes. So, nakita ko lang ito kay Ray Herm. Kay Ray Hermar, tsaka kay Tony Sia. Ayan. So, binili ko din ito. Nabili ko ito for less than 500. Nung 12-12 nga. Panang may pera pa tayo kasi namas ko tayo, sister, ganun. So, ngayon, ala na. Nililink ko. Sa mga nagtatanong or sa mga nagko-comment, nililink lang ko naman or nire-replyan ko naman. Nire-reply ko yung link para i-add to cart nyo na lang kung gusto nyo bumili. So, ang gagamitin nating highlighter is ito. Ayan, yung sa Spill the Tea that pa din na palette. Maganda to kasi diba nga nung una kong tinry, parang dewy lang, gano'n. I-follow niya din yung... Okay na. Tapos na. Okay. Okay naman. So, i-follow niya din si at May Lumage and also at May G Lumage kasi dalawa yung account niya. And also, Judy at Judy Ann Sakdalan underscore ata. Yun. So, nag... Nagagawa din sila ng mga makeup looks. Ayun, nag-start na sila. So, follow niya sila. Diba? Show some love. Follow niya sila and like niya yung mga pinupost nila. Ganun. Yung mga meron din yung mga makeup brands na nakipag-collaborate sa kanila. So, magpo-post na din yun ng mga vlogs or mga videos, IGTV. So, panoorin niya. Okay? So, ayan. Dahil more on nude nga, ang gagamitin natin is hindi tayo magre-red, hindi rin tayo mag-pink. That's a no-no.
Ayan. Itong curl line in the shade mood. Oo nga pala, bago natin makalimutan, hindi makukumpleto ang ating makeup look kung walang eyelashes. Binili ko to from Polash. Madala na ba sa akin? Ito yung customized set nila. Apat or tatlo. Tatlo to eh. Tatlong... Ano tawag doon? Tatlong design or tatlong style. Ito, pareho to. Tapos yung dalawa, di ko na alam kung ano yung pinili ko kasi hindi nila nilagay eh. Pero, alam ko, 380 to for apat. 380. Pero, kasama na yung SF dun, yung shipping fee. Pero, gusto kong mag-try nung bago nilang nilabas yung gold bar collection. Kasi ang ganda nun. Kasi wala pa tayong doors. Maasa lang tayo sa mga bigay. Diba? Ayan. So, ilagay lang natin dito yung pinaka-simple. Kasi, baka masapak ng eyelashes mo yung principal nyo pag nakita kayo. Pag yung graduateness, masapak na. So, dito na lang. Yung pinaka-simple. Huwag kang mag-ganan doon. Kasi, titinginan ka ng mga teachers. Natalbogan mo pa ika sila. So, lagay lang natin to. And, nga pala, ang gamit ko na eyelash glue is eto. Nabili ko lang din to kay ate ko dun sa Malolos. So, diba? Yung si ating maganda nga dun sa Malolos for only 40 pesos. So, this is our final look. So, as you can see naman, diba? Very nude-ish, very natural lang. So, ayan. Yung ganyan lang yung gusto nating achieve sa graduation look or graduation picture natin. Ayan. Naturalan lang, fresh. Fresh-fresh lang. So, ayan. So, comment down below kung nakatulong ba sa inyo tong makeup look na to, or kung meron ba kayong video suggestions or makeup look suggestions na gusto nyong gawin ko, or makeup tutorial, or even dares or challenges na gusto nyong maiba naman yung forte ng YouTube channel na to. Ayan, so comment down below. And so that's it for today. So I hope you like this look, this easy peasy graduation makeup look. So don't forget to like, subscribe, and hit the bell button beside it para notified ka kapag meron akong bagong videos. Bye!